Okay, marami yung tumatawag sa akin tungkol dun sa lumabas sa news that PACC is asking the NBI to investigate Vice President Lenny Robredo or others. Gusto ko lang pong pagbigyan linaw na wala po itong katotohanan. The PACC is not asking NBI or anyone to investigate Vice President Lenny Robredo or anyone who is helping. This is a personal opinion of one of the commissioners, but not the opinion of the PACC as a commission. Ang PACC po ay binubuo, ay isang commission na binubuo ng isang chairman at apat na commissioner. At ang official po na gawain ng PACC ay pinag-uusapan at pinag-aagrihan. For this specific issue, wala po kaming ganong pinag-usapan. It is a personal opinion of Commissioner Luna and his personal request. And it was not meant to be a PACC sanction request or intention. Wala akong kinalaman ng PACC doon. We heal as one. Ang amin pong concern today at ngayon ay ma-deliver ang lahat po ng ipinangako ng ating Pangulo sa mga taong nangangailangan ng buong buo. Doon po kami tumutulong na ma-monitor ang mga distribution ng mga pagkain, pera na kinakailangan. We are not after anyone or any personality. This is not the time for politicking. Hindi ho tayo mumulitika. All help is welcome, including the help of Vice President Lenny Robredo. At nagpapasalamat po kami sa lahat ng tumutulong sa mga mahihirap, sa nangangailangan, people going out of their way, spending you know, their own money. Maraming salamat po, and all help is welcome sa laban po nito sa COVID. Magkakasama po tayo lahat dito. Wala hong kulay dito, walang politika rito. You can be red, yellow, white, blue, whatever, or you can be a political, pero lahat tayo ngayon magsama-sama, lahat tayo Pilipino. Yan ang kailangan natin, ang kalaban natin dito, yung COVID virus. And what we are after and what we want is for this COVID virus to stop, for this COVID virus to die. And we appreciate every help from anyone, from everyone, regardless of faith, political color, belief. Nagpapasalamat po kami dahil kailangan po natin yun ngayon. Ang gusto po natin is to save lives. Napakarami po naghihirap, you know, you stay home. Tama po yung stay home, pero sa mga tao na, you know, especially the frontliners, they're exposed and they're kailangan po nila ng tulong. So tulungan po natin sila. Kung meron po kayong sobra dyan, itulong niyo po sa kanila. Mga PPEs, mga pagkain sa inyong lugar, tulungan niyo po ang inyong lugar. Kung kayo po ay may kakayanan, nakakalamang, alamin niyo po ang mga programa ng gobyerno na ibibigay. Ang buong gobyerno po ay nagtutulungan ngayon, barangay, mayor, national government, governors, sa pangunguna ng ating Pangulong Duterte. Okay, at all help is welcome. And yun po, pagtulong-tulungan po. Tulong-tulungan po natin to na matapos natin ng COVID virus. So, NBI has to, doesn't have to wait for anything. Order or request, we are not issuing a request. We have no intentions. The PACC has no intention of issuing any request or investigating anyone donating. Yung basta nakakatulong, maraming salamat po sa inyo. So,
kausap ko, nag-usap po kami ng mga commissioners, the chairman, Chairman Dante Jimenez, is also in agreement na we are not going to investigate anyone helping. In fact, we are thankful. We are thankful for the help. Kasi amin na rin po sa tulong ni Vice President Lenny Robredo. So mga kaibigan, sa lahat po na tumutulong, lahat magkakasama, sana po malinaw na ang aking nasabi. Kung meron po kayong pangangailangan at meron po kayo ang meron po kayong mga gustong idulog at i-report, pwede po i-report sa amin, dahil ang concern po namin sa PACC ay ma-deliver ang goods at mga pera na pinadadala ng ating Pangulo para maibsan ang ating mga kababayan na naghihirap. So meron pong pera, meron pagkain. Mag-ingat po sa fake news. There is an ongoing concerted effort to spread fake news para galitin ng taong bayan, mga hindi katotohanan, tapos i-haplit po sa ating Pangulo. Kaya Senator Bongo, wala akong katotohanan yan. Yung stage rally kahapon ng mga kadamay ay hindi po totoong nagbawala yung mga tao yun. Yun po ay mga kaliwa. Yung wala pong raid na nangyari sa Medical City, wala na PPE ang Malasakit Center, dahil ang Malasakit Center po ay hindi, walang hawak na PPE, at ito po ay isang one-stop shop ng lahat ng tulong ng gobyerno para sa mga hospital bills na nangangailangan. Opo, so puro ho, walang kinalaman, mga walang kinalaman ng Pangulo, walang kinalaman si Senator Bong, hinahaplit sa kanila. So, you know, this is politics, and we have, this is not the time. This is not time for it. Kailangan dito magsama-sama po tayo. Panalangin ang ating bayan, panalangin ang ating Pangulo, at yung mga may nagkasakit, makakalabor, panalangin po natin sila. At wag na mahawa yung iba. So, please stay at home. Please stay at home. The economy will recover. The government has enough support us. Antay lang tayo, tiis lang tayo ng kaunti at magtulungan po tayo. So, yun lamang po. Salamat sa lahat na nanonood. May tingnan ko. Okay. Yung pati ho yung mga pinaiimbestigahan na mga politiko dahil tapos tumutulong sila. Wala akong kinalaman ng gobyerno po dyan, maliban sa kung meron sila iniimbisigahan, baka ho ito'y trabaho lang ng ahensyang nagpapaimbisiga. Okay, so marami po salamat sa inyo. Okay. Opo, so sino pa ba? Titingnan ko lang kung merong okay, ulitin ko pa, wala po kaming pinaiimbisigahan. Ang lahat po ng gustong tumulong ay welcome tumulong, at maraming salamat po sa inyong tulong. Pati na po kay Vice President Lenny Robredo na tumutulong. Kailangan po talaga natin ng tulong. Salamat po sa inyong lahat. God bless you.